ano, ang no comment pala. Pag-weather eh, report na lang, partner. Ah, sorry po. Go, go, Bet. So, nawala na si Enteng, ano? Opo, lumabas na po yung bagyong Enteng kaninang bandang alas 4 na umaga. Wala na rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero pagamat lumabas na nga yung bagyong Enteng, ito ay patungo sa may southern part ng China, particular na dito sa may Hainan Island. Gayunpaman, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section of Luzon. Ito naman na epekto na ng habagat, no, o yung southwest monsoon. At inaasahan natin ngayong araw magiging maulan po, no, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, sa Metro Manila, areas ng Central Luzon, Cordillera, gayon din sa Calabarzon at Mimaropa. So ito po again ay dulot ng southwest monsoon. As of 5 a.m., nakataas ang orange heavy rainfall warning dyan sa aming lalawigan sa Bataan, habang yellow heavy rainfall warning naman sa Zambales, Pampanga, Metro Manila at Bulacan. Sa mga lugar na ito, posible ang mga pagba, lalong-lalo na sa mabababang lugar. At posible din dahil sa dulot ng malalakas na ulan ay yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga nasa gilid ng bundok. At kasabay din noon, meron tayong nakataas na gale warning. Ito naman yung babala natin sa mga malalakas na pag-alo ng karagatan, no, lalong-lalo na sa may mga baybayin ng western section ng Luzon, yung area ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. So may nakataas na gale warning. Delikadong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga nasa baybayin dahil magiging maalon yung karagatan dulot ng hanging habagat. Medyo maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa lalabing bahagi ng Luzon at dito sa may kanlurang Kabisayaan, habang sa lalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog naman ang maranasan sa hapon hanggang sa gabi. So yan po ang magiging lagay ng panahon natin para sa araw na ito. So habagat ito, Obet, yung nagpapaulan, habagat. Tama, habagat po. Hanggang kailan magpapaulan ang habagat? Opo, base po sa ating pagtaya ay inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, hanggang Friday, posible po may mga pag-ulan. Although mababawasan po ito lalo na papalayo na yung bagyo. Kaso ang problema po natin, medyo bumagal po yung bagyong Enteng. Kaya for today, mabagal yung pagkilos niya. So lumabas lang siya ng far pero bumabagal po siya at lumalakas. So bumabagal na lumalakas pa. So at ina-expect kasi natin mag-landfall yung bagyong Enteng sa Hainan or sa area ng Southern China bandang Sabado, no, base sa track po natin. So posible po na bukas hanggang Friday may mga pag-ulan pa rin tayong maranasan, bagamat ina-expect natin posibleng medyo mabawasan na. Yung mga pula sa kaliwa, 'di ba may mapa tayong pinapakita, no? Sa Metro Manila diyan. Ay sa gitna, partner. Okay. Malapit sa taas, upper middle, ano po. Yan ba yung Enteng o yan ang habagat? Yung kulay pula na yan, yung kulay na nasa left side. Left, yung left. Teka, titingnan ko lang po yung aming satellite. Kasi meron ding kula, meron ding mga pulupulong pulap dyan sa right. Mamaya ko itatanong. Ano, yung left muna. Okay po. Sige po. So, titingnan ko lang po. Doon po sa ating satellite image ng Pag-asa, makikita po natin yung pula po na nasa right side, no? So, yun po yung nasa... Left nga! Sorry, correct. Patensya na po, ha? Patensya na po. Sorry. West po, west na lang po, no? Oh, wait, ayan, para hindi tayo magkamali, west. Para kasi West Philippine Sea. Nandiyan yung west. Ah, right. Sige, sige, sige. Sila sa western side po. Ayan, yan, nakikita ko na. So, yung nasa, nakita niyo po, may parang pabilog. Yan. Ito po, nakikita niyo. Yan po yung Enteng. No? Yun. Around 300 kilometers kasi yung radius niyan. Pero yung parang buntot sa baba, ayan, makikita niyo, no? Yan yung habagat. Ayun. Tapos yung nasa right naman, yung nasa east naman, di ba may mga pula-pula din? Ano naman yan? Cloud clusters po yan. Base po sa latest natin na weather map, hindi pa siya significant na, hindi pa siya yung low pressure area. Although in-expect po natin, base sa latest data natin, possible na may mabuo dyan in pwedeng next week po or this coming weekend. Sa area na yan, no? Not necessarily dun sa may pull-up na nasa eastern section. Ano naman itong mga letra na ito? May mga T, 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 S, 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 S. D! Ha? D! D, may T sa taas. Ayun, no? Your Honor, give me explain. Madam Chair. Kasi may nakita ako. Eh, siyempre, ipapaliwanag mo sa bata yan. T, S, D. Ano yan? Okay lang po ba? Pag hinover nyo po yung mouse, hindi ko po alam kung ano, makikita nyo po, nakalagay yung TD Enteng, ibig sabihin, nandito yung bagyo, tapos nakalagay din po yung lat long, ibig sabihin yung kanyang lokasyon at yung oras. So yung D, ibig sabihin niyan tropical depression. Yung S, actually gusto ko rin po, bigyan nyo po lang ako ng mabilis na time, no? Gusto po i-explain na hindi po kasi lahat ng bagyo, iba-iba po yung kategorya ng bagyo.
Ang pinakamahinang bagyo base sa hangin, ang kategory niya ay DD. So yun po yung D, tropical depression. Pag lumakas pa siya ng konti, panghanggang signal number 2 yung pinakamataas na pwedeng itaas natin na signal, yun ang tropical storm. Tropical storm. Opo. Kaya po, siguro i-correct ko rin po, no, hindi po lahat ng bagyo automatic typhoon. Misa kasi may nababasa ako, typhoon na agad yung tawag. Ang mas ang better po na gamitin natin, tropical cyclone, kasi lahat ng kategorya ng bagyo, tropical cyclone. Ah, ganun pala yun. Parang sinabi mong cyclone no? Parang mas matindi kaysa yung alam natin na bagyo, hindi ba ganun, Obet? Kasi po makikita nyo po, lahat po sila, yung tropical cyclone may iba't ibang kategorya po siya. Either tropical depression, tropical storm, severe, like for example, at this point po si bagyong... si bagyong Enteng ay severe tropical storm, STS. Yan po yung makikita nyo na may parang yung walang letra. So, sa lang yung walang letra dito sa pinapakita nyo. Yeah. Pag in-over nyo yung mouse, makikita nyo po STS Enteng. Yung T naman, typhoon. Ayun. Typhoon kasi. Ibig sabihin, kaya po ang